Yun, so what's up, mga mga magandang araw na naman sa atin lahat. Meron naman tayong iba bike check ngayon, hindi natin masasabing bike review. Hindi naman natin magagamit to. Disclaimer lang po pala sa video natin sa araw na to, hindi tayo ganun kagaling mag bike check, mag bike review. Kung ano man yung masasabi nating hindi tama sa mga bike parts, willing po ako matuto para sa ikagaganda ng video natin. Ngayon, nandito sa harapan natin tong bagong-bago ni Paxer Tribor. Medium size frame, ang ganda nga nung hugis ng frame nito. May hawig kay Sagmit Chaser, Sunpeak, Zero, tapos Sagmit Revelator. Ang ganda ng design ng frame nito. Alloy frame na siya, matte black yung kulay. Tapos yung pinaka paint job niya, alam ko kasama yung Paxer na to sa paint job. Ano na rin siya? Gray yung kulay niya. Smooth weld dito sa may pinaka headset niya. Medyo napeki lang ako, akala ko tapered siya. Pero pang sa budget bike, pwede na to para sa mga nagsisimulang magbisikleta dyan. Ang ganda kang hugis ng frame, yun ang halos karamihan. Sa looks, panalo na rin. Nasukat ko kanina, medium size frame to. Size 16, pasok to sa mga 5.5, 5.7, 5.6 hanggang 5.8. May nakikita nga ako na ito gumagamit 6-footer. Pero medyo malaki, maliit sa kanya. Bumawi lang siya sa seat post tsaka dito sa stem. Alas karamihan naman, ganun ang ginagawa. Talagang pag wala ka ng magamit na bisikleta. Meron nga palang iba-ibang color variant o iba't ibang sizes na pwede kayong pagpilian. Yung link ni ACQ Bikes, lalagay na lang natin sa description box natin and sa comment section, ha. So, para sa mga gustong order. Sa drive frame setup nito, medyo natipid siya. Siyempre, budget bike to. Naka 1x8 speed to. Sa crankset na ginamit, Paxter alloy siya. Removable yung chainring, 170mm, alloy na rin siya. Ang nagustuhan ko pa rito, yung pinaka seat stay niya, yung bridge dito, ni-reinforce na lahat dito. Talagang tinap na rito, pinix niya rito. Pagdating dito sa may ilalim, may bridge din siya. Maliit lang siya, yung mga typical na nakikita natin, normal na nakikita natin sa isang MTB. Sa chain stay, ayan, palapad lang din siya. Nakakita ko rin maganda yung pagkaka ano ng hydraulic brakes nito, naka post mount na yung hydraulic niya, malinis tingnan. Hindi na rin tinipid yung hubs nito. Naka-alloy siya, quick release. 160mm yung rotor disc, kabilaan yan. Quick release na rin tong nasa may unahan niya. Ito, bago lang din ako, ngayon lang ako nakakita nito. Hindi ako familiar sa hydraulic brakes na nakalagay. Ang nakalagay sa hydraulic brakes niya, Alihonga, akala ko siya kanya, Alimango. Tapos, dito dapat sa mga ganitong presyuhan, sa 13,000 pesos, ang halos karamihan nakikita ko ngayon, yung iba mga naka-airport. Pero ito, naka-manual lockout, tapos preload. Ayan, bakal yung pinaka-arc. Itong brand name ng ano, ng fork suspension, Paxter made na rin siya, ha. Hindi na rin tinipid sa rim, naka-alloy rim na rin siya. May checkered na design. Ang wheelset size nito is size 29. Ang gulong niya 29 by 2.25. nakita ko kanina yung clearance. Okay naman, pwede pa kayong maglaki. Pero kung binili mong ganito to, para sa akin, okay, gasgasin mo muna yung gulong bago ka magpalit. Maganda pa yung clearance para sa mga gustong maglaki ng gulong dyan, ha. Ito, ganda, pang ano siya, eh, pambundok yung datingan niya, Moser, 29 by 2.25. sa seat post, alloy siya, Moser yung pinaka seat clamp. Dito sa may saddle niya, Paxter na rin siya. Nakita ko rin dito sa may, siyempre pag budget bike, alas karamihan ang kasama ng pedal, kundi plastic, yan bakal. Combination siya ng hard plastic and steel material, ha. Itong ganda nga na itong design na ito. Tapos, ito, kauli-ulihan natin, yung pinaka drive train nito, siyempre nasabi natin yung crankset, dito sa derailleur, ang derailleur nakalagay rito sa rear, naka Shimano tourney, hindi basta-basta, kahit na Shimano tourney lang yan, siyempre, basta usapang Shimano, subok yan. Kahit saan nyo patingnan, kahit saan vlogger pa kayo magano, talagang recommended si Shimano. Sa cogs, cassette type, 8-speed pero cassette type na siya. Sugik brand, 11 yung pinakamaliit, tapos yung pang 8-speed is 36 teeth. Sa mga gusto mag-upgrade, lalo na't cassette type siya, hindi ko lang sure kung kaya ng 10-speed yung nakalagay na hubs dito. Pero ako kasi, nung bumili ko ng 8-speed na cassette type, kumasya yung pinaka hubs niya,
yung cogs na dito sa may stock na hubs, alam ko kaya to 8 to 10 speed. Siyempre, magpapalit ka nga lang ng rear derailleur. Tapos dito sa handlebar niya, nasukat natin kanina, 700 mm, alloy na rin siya. Dito sa stem, alloy na rin siya. Ha? Sa mga gustong umorder dyan, willing naman, pwede rito, home credit, credit card, delivery, kung tinatamad kayo, gusto nyo magpa-credit card, yung mismong delivery nila ang magdadala nung pinaka-sinuswipe na ganun, para no hassle na sa inyo, ha? O sa muli, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless you. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu.